Ilaway sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Puso ko'y umaawi ng labis na biyaya pagkat si Kristo ang kasama ko, kasama ko sa tuwina. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magpabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparam, salita mo ay hindi magpabago. Salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi sa hangin.
sabay sa agos ng mundo. Sadyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Kabiguan ang naging dahilan kung kaya't naghanap ng liwanag. Layaw ng laman ay sadyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Amen! Magandang gabi po muli sa bawat isa. Welcome to our program, FYI for Youth Instruction. Hindi po ito YouTube update. No? This is for Youth Instruction Season 2. Nakaraan, natapos tayo, salamat sa Panginoon. Wala man po ako noong nakaraang Friday, salamat sa Panginoon nakasama natin si Sir Richie. Richie nagdala sa atin na mensahe all about the love of God. I hope and pray na naging maliwanag sa inyo yun. At yun yung huling lesson po natin patungkol po sa series of lesson all about knowing your God. I hope and pray, we hope and pray sa ating simbahan, mga kabataan, na sa ating mga napapakinggan, patungkol sa pagkilala sa Panginoon ay naging blessing po sa atin yon. Amen. Naging blessing po ba sa inyo yon? Amen. 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 Yeah. Amen. So that's a great blessing because the more we know God, Sister Leji, the more we know God, the more? We love God. The more we love God, the more? We serve Him. We serve Him. Amen. So yan po ay mahalaga na maintindihan natin. Now ngayon, doon tayo sa huling bahagi ng knowing your God, loving your God, and then patungo tayo doon sa serving your God. Kaya nga po ang ating season 2, our series of lesson is all about followers of Christ. Because pag nakilala mo ang Panginoon, minahal mo ang Panginoon, imposibleng hindi ka magpapatuloy na sumunod sa Panginoon. Kaya sa programa na ito, pag-uusapan natin, patuloy nating pag-uusapan yung mga Kristiyano na patuloy na sumusunod po sa Panginoon. Yan yung ating itatakel, tatalakayin, pag-uusapan ng ating pong mga co-host this evening. Tuwing gabi, magkakasama tayo. And of course, we will have our guests na magbibigay ng patotoo, testimonies. Hindi po natin naalisin yan, hindi natin tatanggalin yan. Ayokong mawala tayong naririnig ng mga kabataan nagpapatotoo. Feeling ko, pag wala akong juniors na naririnig nagte-testimony, or young people, parang wala ng pag-asa yung bayan. Kasi itong mga kabataan na ito, nababago yung buhay, ito yung mga kabataan na gagamitin ng Panginoon. Kaya bumabati muna kami kasama with my co-host, Sister Mariah, Sister Leji. Babati muna kami sa inyo na mapagpalang gabi, Sister Leji. Magandang gabi sa ating lahat, lalo na sa mga young people na nandito, at sa mga nanay at tatay. Okay, katapos lang po kasi namin mag-practice ng choir. Magandang gabi po sa lahat at sa ating mahal na pastor, magandang gabi po.
Sister Murai. Magandang gabi po sa ating lahat. Nanonood si Pastor sa live. Pastor Rick, magandang gabi po. At kay Ma'am Tang, magandang gabi. At sa mga nandito ngayon sa live viewers. Yo! Hopefully maging pagpapala ito sa inyo. Amen. Amen. Maraming maraming salamat sa pagbati na yan sa bawat isa. Kaya po ngayon ay tuloy-tuloy na ang ating programa. Of course, kagaya ng sabi ni Pastor Hill, para makasave tayo ng time, kami po ay nag-opening prayer na kanina bago tayo mag-start. Kaya tuloy-tuloy na tayo sa programa ngayon. Ay makakapakinig tayo. Sabi ko nga po sa inyo, hindi pwedeng hindi tayo makapakinig ng testimonies mula sa kabataan. Kaya't magtatawag ako mga ilang kabataan na assigned. You have 3 this evening na magbigay ng testimony sa atin. Unahin na natin mula sa isang young man. Amen. A shout out kay Sir Alex Robles. Good evening, sir. Good evening, Sir Alex. Salamat na kasama ka namin sa gabi na ito. At magandang gabi po. Nahiya tuloy ako kasi nandiyan si Sir Alex. Alam mo naman, Sir Alex, yung mga pinagsamahan natin eh. Kaya shout out na lang sa iyo, sir. Saan ka man po naroon? From Tarlac si Sir Alex ngayon. A blessed evening po sa inyo dyan sa Tarlac. Salamat. And we are praying for the revival, old-fashioned Baptist revival po sa Salapungan. Oh, salamat po sa Panginoon. Ngayon, tawagan na natin ang unang magbibigay ng patotoo. Palakpakan po natin, mga kapatid, Brother Vincent. Amen, Vincent. Bumati ka muna sa mga kasama natin. And bigay ka ng patotoo. Magandang gabi nga po pala sa mga kapwa ko young people. Magandang gabi po sa mga love viewers po namin at sa mga mothers po na nandito. Amen. Unang-una po, nagpapasalamat nga po pala ako sa Panginoon sa salvation na aking natanggap. At salamat din po sa pungunguna at paggabay po sa amin sa pag-i-area. At sana po, sabay niyo po sa panalangin sa yung mga naakay naming kaluluwa ay makasama po namin makapanood po sila na live at makapakinig po sila ng mga salita po ng Panginoon. Sabay niyo din po sa panalangin na sana po sana po ay di po ako kunin ni Tita dito po sa church. Hindi gusto ko po mag-stay. Sana po ay si Tita po. Gustong-gusto niya na po akong maalis dito. Gusto ko po magpatuloy po sa gawain ng Panginoon. Amen. At sama niyo din po sa panalangin na sana po ay makapag-enroll na po ako sa Bible school. Amen. Amen. Yung lamang po, tagad-tagad-tagad. Share mo naman sa amin, Brother Vincent, yung lakad dun sa tito mo. Nababanggit ko kasi nakaraan, na ibalita rin natin. Kamusta yung lakad mo pagbisita sa inyo? Ikwento mo naman sa amin. Okay naman po yung pagbiyahe po nung papuntang Bulacan po. Nakasama ko din naman po kahit sandali ang tito ko nung mga ginhapunan po. At nung kinaubagaan po ay nag-prepare po ako ng breakfast ni Tito nung 4 a.m. po. At nung 6 a.m. po, nung ginising po namin ni Ate Shawi po, ni Ate Sandy, si Tito ay wala na po. Hindi na po namin na... Hindi na naabutan. Alright, kinuha na po ng Panginoon. Alam niyo yung maganda blessing ng Vincent, no? Na siya ay naligtas bago kunin ng Panginoon. Salamat! Palakpakan natin si Brother Vincent. Amen. Thank you, Brother Vincent. Amen. Susunod po. Bago yan, sabi ni Sir Alex, tuloy ka lang. Sabi ni Pastor, good evening, young people. Get ready for another youth instruction this evening. Amen, Pastor. God bless you all. Salamat po. And tuloy-tuloy na tayo. Napin pala. Alright, tuloy-tuloy na tayo. Another one from the juniors. Juniors, tuloy. Young lady naman. Palakpakan natin si Sister Roseanne Vera. Palakpakan po natin. Amen.
pala si Sister Rose Ann. Nagpapasalamat po ako sa salvation na natanggap ko. Nagpapasalamat din po ako na bawat araw na binibigyan din po ako ng blessing. Amen. At nagpapasalamat din po ako na ginagabayan po ako ng Diyos sa aking pag-aaral. At nagpapasalamat din po ako na napunta po ako sa church nito at na may standard. Nagpapasalamat din po ako na patuloy po ako nakakapakinig ng preaching pastor at kung hindi po ako nakakapakinig nun, hindi po siguro magbabago yung ugali ko at yung buhay ko. At ayun lang po to, God be the glory. Amen. Kamusta naman sinama mo ngayon? Okay naman po. Amen. Yun yung pinag-uusapan natin kanina si Sister Rosan sa YouTube updates, no? Nabanggit nga ni Sister Leggy, siya ay mahihain noon. Mahihain pa rin ngayon, pero at least nakakasalamuan na natin siya, nakikipag-usap sa atin. Nag-involve, of course, sa ministry. Alam niyo po, si Sister Rosan, anong oras ka umalis sa school? After school ba, dumadaan ka pa sa bahay bago pumunta sa church? Nung umaalis po ako sa school ng 11:30 po, tapos didiretso na po kala Nanay Raquel. Kila Nanay Raquel, amen. Opo. So yun po yung nag-guide. Minsan kasi dumidiretso ka dito, di ba, mag-isa. Naglalakad, minsan naglalakad siya mag-isa papunta sa church. Minsan dadaan po siya kay Nanay Raquel. Si Nanay Raquel po, Raquel Rinos, yung nagdi-disciple po sa kanila. Amen. Salamat, Rose Ann, sa buhay mo. Patuloy ka lang and we are praying for you. Palakpakan po natin si Sister Rose Ann. Amen. Amen. At ngayon naman po, ang huli na magbibigay ng pasasalamat sa Panginoon, palakpakan po natin si Sister Farah Bon. Amen. Magandang gabi po sa atin lahat. Ako nga po pala si Farah Bielbon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na lagi niya po kami ginagabayan sa araw-araw po at saka isang blessing at saka nagpapasalamat po ako sa na may church po ako na may standard. Kung wala po ako sa church, hindi ko lang po alam kung ano po yung buhay ko. At saka hindi din po mababago yung konting gali ko pong hindi masunurin. At yun lang po. To God be the glory. Amen. Amen. Salamat, Farah. Amen. Kamusta si mama mo, Far? Okay lang po. Nag-aano po sa amin. Nag-communicate kayo. Palagi kayong nag-uusap. Amen. Opo. Ang nanay po ni Farah, si Ate Jap, sa hindi po nakakaalam, ito po ay Bible School student na po. O, PSS student po ito. Bagaman siya ay may failure ng subject, pero this coming second sem, mag-enroll sila sama si Brother Yasin. Second sem po. Ngayong first sem, mag-tutor lang muna ito. Pero tuloy-tuloy po ang kagandahan sa bata nito. May masama mang ugali pero tinitrain, nagpapatrain. No? Nagsusunod nga si Nanay Teresita eh. No? Ano masasabi mo, Ate Moray, kay Farah? Anong advice mo? Anong ma-advise mo sa kanya? Kasi nagpapasaway ito kay Nanay Tere. Siyempre, dapat makinig lang, di ba? Dalawa na lang sila ni... ang pasok mo. Eh, kasi dalawa na lang sila ni Nanay Tere, di ba? At syempre, matanda na yung lola niya. Dapat nakikinig na talaga. Hindi, kasama na nila si Kejan yan sa bahay. At least may nakakasama. By the way, pag-pray nyo rin po si Kejan, mag-enroll din siya sa Bible School. At least may kasabay na si Farah papasok. Amen. Palakpakan po natin, Farah. Sister Leggy, baka may gusto kay advice kay Farah. Tama yun, Far, na habang bata ka pa, nandun na yung pagsunod mo sa ano mo, sa lola mo, which is yun na yung kinagisnan mo na nandyan yung nanay mo na nag-guide sa'yo, wag mo yung baliwalain. Kasi yung guide na yun is yun yung magdadala sa'yo kung, sa magandang future mo. Kung saan, nandito ka na, trinain ka na nandito sa church na yun, sunod ka lang ng sunod kay nanay at ganyan din sa mama mo. Pagpapalain ka ng Panginoon pag susunod. Tsaka huwag na mag-Facebook at TikTok.
Hindi po ako nagti-TikTok. At saka yung hilig mo sa music, yung pagtutugtog ng piano, at saka yung kilala, pagpatuloy mo yun. Makatulad mo na si Josiah pag nahasa ka na doon. Katulad kay Kuya Josiah mo. Yeah. Ilan taon ka na far? 10 po. 10 years old Bible school student. At salamat sa Panginoon ay nag-aaral ng music na yan ay magagamit din sa ministry. Tuloy-tuloy lang, Far. And we are praying for you, for Ate Jab-Jab. Shoutout kay Ate Jab, nandiyan sa Taiwan. At kay Nanay Teresita, Nanay Lourdes, sa inyong clan, sa inyong family, shoutout sa inyo. Salamat, Far. Thank you. And see you next Friday muli. Alright, palakpakan po natin si Farah. Salamat po sa Panginoon na nakapakinig tayo pa rin ng mga testimonies. Kagaya ng sabi ko sa inyo, hindi natin tatanggalin. Bagaman season 2 na tayo at meron may onting changes, pagbabago sa ating program, pero hindi natin tatanggalin yung mga nagpapatotoo dito. Kasi parang feeling ko pag wala ako naririnig na mga kabataan nagpapasalamat sa Panginoon, parang wala nang pag-asa yung bayan. Pero dahil meron pa mga kabataan ganyan, magkakatotoo pa rin yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal, yung famous na kataga, sinasabi niya ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya salamat sa mga testimonies na ating napakinggan. At mga susunod, makakapakinig tayo ng special number. Tatawagin din natin impromptu dito na aawit para sa atin. Pero sa ngayon, si Sister Moraya, Sister Leggy muna ang kakanta para sa atin. Nagulat po sila. Hindi po, kasama ko po yan na magbibigay sa atin ng lesson sa gabi na ito. Kaya tuloy-tuloy na tayo. Please get our Bibles. Lahat naman tayo ay may Bibles. Buksan natin ating Bibles. Open our Bible please in Acts. Makita po yan sa ating screen na ang ating pong pag-aaralan is all about being a followers of Christ. E yun yung uunawain natin, usasain natin, pag-aaralan natin mainam sa atin pong programa. Alright, Acts chapter number 11 in verse number 26. Acts chapter 11 verse 26. Mga kapatid, sa mga may Bibles, open your Bible in Acts. Acts chapter number 11. In verse number 26. Are you there? Amen? Nandiyan na po ba kayo? Amen? Amen. Kung nandiyan na po kayo, babasahin ko po, pakisundan po sa inyo pong mga mata. Mga kapatid, at babasahin ko po yung verse 26. Sige, sabay-sabay nating basahin. Sister Murai, Sister Leggy. In Acts chapter number 11, verse 26. Ready? Read. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Tayo po isaglit na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa gabi na ito. Pinagkaloob niyo po sa mga young people. Bless us, O God, this evening as we receive another instruction from your word. Unawain po namin kung paano po kami magpapatuloy na susunod at maging masunurin po, Panginoon, sa inyo sa aming pong buhay as we know you, O God, more and more, as we love you more and more, at ngayon po, kami po'y maglilingkod at susunod, magiging masunurin po sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang iyong mga anak, ikit sa lahat ang mga kabataan sa gabi na ito. Abutin niyo po ang aming pangangailangan. Tawarin niyo po kami sa lahat ng aming sala. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Dito po sa talatang ating binasa, dito po unang-unang, sabi ng Bible, unang-unang tinawag sa last praise, sabi ng Bible, the disciples were called Christians first in Antioch. Ito po yung pagkakataon, mga kapatid, na unang-unang tinawag na Kristiyano ang mga tao, mga disciples ng Panginoon. Mga disciples, ibig sabihin ng disciples, student. Student ng Panginoon. Kaya nga sila tinawag na Christian. So ito yung unang-una na nag-exist, yung tinatawag na Christians. Sa panahon natin ngayon, Sister Murai, Sister Leggy, alam naman natin na marami na
marami na, na kumakalat na mga Christians, tama? Minsan tatanungin mo, Christians, sasabihin sa atin, Christians ka ba? Pag mag-share ka, Christians ka ba? Sasabihin sa atin, kasi Christians din ako, sir. So marami mga Christians, they introduce themselves as Christians. Nagpapakilala sila bilang Kristiyano dahil in yan, general term, ang akala nila, ang pagkakaalam nila ng mga tao, even kabataan ngayon, ang akala nila sa Christians, pag hindi ka Muslim, Christian ka. Diba? Kaya nga kahit nagsasasayaw sila sa loob ng simbahan, nagdadrum sila sa loob ng simbahan, akala nila, Christian sila. Kasi yun yung pagkakaalam nila. Pero sa mga programa na ito na atin pong ilulunsad sa ating Season 2 na For Youth Instruction, makakapakinig tayo ng instruction na magpapakita sa atin kung sino nga ba yung mga tunay na Kristiyano. At dito po sa sinasabi ng Bible sa Acts chapter number 11, bilang introduction ng atin pong series of lesson pagdating po sa followers of Christ, pag sinabi po natin Christians, ang ibig sabihin po niyan, yan na po yung ating theme. Yan po yung ating lesson. Ang ibig sabihin po ng Christian, Christian means followers of Christ. Tagas sa Tagalog, mga kabataan, young people and juniors, tagasunod ni Kristo. So maunawaan natin ngayon, sino yung tunay na tagasunod ni Kristo? Ito po yung sa Day of Pentecost, sa Book of Acts. Dito po natin, yung Book of Acts, mga kapatid, young people, kaya natin to pag-aaralan. Now, ito yung objective. Na makinig muna kayo, tumingin muna kayo dito. Ito yung objective ng pag-aaral natin para maunawaan po natin. Mr. Murray, Sister Leggy, maunawaan, mapabatid natin sa kanila yung objective na noon nakaraan, kinilala natin yung ating Diyos. Tama? So, meron ba kayo naalala? Sige nga, mag-recap muna tayo, naalala patungkol sa ating Diyos. Sige nga, i-recap nyo sa kanila, ano yung mga naalala nyo patungkol sa pagka-Diyos ng Diyos? Ano yung attributes of God? Sister Leggy, please. All existing one. Omniscient, omnipresent, omnipotent, just, wise. Salamat Sister Leggy. Huwag mo busin para tira mo si Sister Muraya. Okay, meron ka bang maalala, Sister Muraya? Yung mga buod, kahit yung buod lang na pag-uralan natin, i-highlights lang natin sa kanila ngayon. Sige. Yun nga yung sinabi ni Sister Leggy na attributes ng Panginoon, no, isa sa pinakamadaling intindihin doon yung omnipresent, no, yung Panginoon kahit saan tayo, kahit anong ginagawa natin, nakikita yan ng Panginoon, di ba? Kaya nga kahit wala tayo sa simbahan, laging sinasabi ni Pastor, di ba? Hindi lang tayo dapat pag nagsisimba naka modest apparel. Amen. Hindi lang tayo pag nasa church, pag nakikita ni Pastor nakapalda, di ba? Kahit sa school, pagka PE natin naka jogging pants tayo, di ba? Yeah. Pero kino-consider ng school 'yon. Pagka sinabi mo na hindi pwede, di ba? Hindi ka pwede mag-pants, kino-consider 'yon ng school. So, pwede pa rin nating i-apply doon na kahit sa school nakikita tayo ng Panginoon, no? Kahit nasa labas ng church, amen, kahit nasa bahay, kahit bibili lang tayo sa tindahan, andyan yung Diyos. So, ganoon natin maide-define yung omnipresent sa pinakamadaling paraan. Amen. Thank you, Sister Murray. Meron ka pa gusto idagdag diyan, Sister Leggy? Yung all-powerful. Omnipotent. Yung Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. So, kaya ng Diyos yung mga imposible ay posible sa Panginoon. So, kaya nga tayo mga young people, kung ngayon na nakikita natin na marami tayong problema, madaming naghihinder sa atin, pero patuloy lang natin sila ipanalangin kasi nga walang imposible sa Diyos. So, ang Diyos din yung gagawa ng paraan. Kung sino yung naghihinder sa atin, is papalambutin yun ng Panginoon ng kanilang mga puso na maintindihan nila kung ano yung ginagawa natin sa Panginoon. Yeah. So, nakita po natin mga kapatid. Yan ay recap. I hope na na-remind sa inyo yan. Yung attributes of God. Kasi mahirap sumunod sa isang taong hindi mo kilala. Naunawaan nyo? Mahirap sumunod sa isang tao. Halimbawa, gaya maraming nawawala ngayon kabataan, di ba? Marami yung bigla na lang hinahatak, inihila.
yung mga bata, madaling hatakin, bibigyan ng lollipop sometimes, yung mga candies, pagkain para, alika, sama ka sa akin. Wala pang pangunawa, pero ikaw nakakaunawa. Pag, tapos may akay sa'yo, hindi mo kilala, hindi ka susunod. Tama, young people? Kaya nga, pag hindi mo alam yung gagawin ng mga barkada mo, di mo sila ganong kilala, huwag mo sasamahan. Naunawaan niya, young people? Bakit hindi mo yung kilala eh? Kaya nga mahalaga, bago natin maunawaan yung pagiging followers of Christ o tagasunod ni Kristo, bago tayo sumunod sa Panginoong Hesukristo, kilala natin siya. Kaya yun yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan. Yung attributes of God, attributes of Christ, kung sino yung Diyos. At dun nang natin maunawaan paano tayo susunod sa Panginoon, kagaya ng mga disciples sa Book of Acts, sa Day of Pentecost, na sila ay lumago, sila ay sumunod sa Panginoon, and the Word of God increased, the numbers of the disciples multiplied. Dumami yung tagasunod ni Kristo. Naniniwala ko, marami ding kabataan doon. Maraming young people doon na mga kabataan. Alam niyo, mahalaga ang kabataan. Kasi henerasyon yan eh. Generation yan eh. Etong kabataan ngayon na tayo nag-uusap-usap, eto ay isang henerasyon na meron tayong dadalhin at meron tayong kinikilalang Diyos na kinakailangan nating maunawaan kung paano tayo susunod sa Panginoon at bakit tayo dapat susunod sa Panginoon. Kaya nga sa mga susunod na pag-aaral natin, meron tayong pag-uusapan na mga characters sa Bible, paano sila sumunod sa Panginoon at paano sila pinagpala ng Panginoon sa pagsunod sa Panginoon. Kaya sa susunod na Friday, pag-aaralan natin si Abraham. Yan, may clue na yung aking co-host dito. About sa characteristic ni Abraham, paano siya sumunod sa Panginoon. O kaya next Friday, yan po yung ating tatalakayin. Of course, lahat ng mga Bible characters na sumunod sa Panginoon ay pinagpala. Kaya isa-isay natin yan at pupulutin natin ano yung pwede nating mapulot sa kanila para tayong mga kabataan ay matutong sumunod sa Panginoon ng mainam, ng may kagalakan, ng may kasiyahan sa ating puso't isipan. Kaya nga dito sa Book of Acts, yung mga disciples ng Panginoon, pag sinabing disciples, is students. Pupils or students. Ang Panginoong Hesukristo, wala na these times kasi siya ay namatay, inilibing, si Jesus Christ. Naalala nyo, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, namatay, inilibing, pako sa cross, namatay, inilibing, at muling nabuhay. At sabi ng Bible sa Acts chapter 1, verse number 11, "Why are you standing, gazing up into heaven?" Bakit kayo nakatunga nga? Sabi ng angel sa mga disciples, bakit kayo nakatunga nga sa langit? The same Jesus na nakita niyong umakyat sa langit, the same Jesus na babalik. Naunawa natin na meron tayong buhay na Kristo, buhay na Diyos na pinaglilingkuran. At inaasam-asam natin yung kanyang muling pagbabalik. At dito, habang sila'y tumatagal, nagdumadami yung disciples, natututo, Apostle Peter preached 3,000 souls got saved, added to the church. Now, dito sa pag-aaral natin, young people, dapat maunawaan natin yung ating doktrina. Maunawaan natin yung ating pinaninindigan, yung pinanghahawakan, yung ating paniniwala. Yun yung ating mga matatalakay dito. Pinag-aralan natin yung doctrine of God. I hope naging blessing yan sa inyo, kahit sa inyong mga juniors. Pinag-aralan natin yan. At ngayon, pag-aaralan natin, iba't ibang doctrine matatalakay natin dito, maaring doctrine of salvation, mabalikan natin, doctrine of the church. Bakit mahalaga ito? Kasi dun tayo lalago, young people. Hindi ka lalago dahil umaawit ka sa choir. Hindi ka lalago dahil nag-involve ka lang sa ministry and without knowing the doctrines of the Bible, the doctrine of the Baptists. Tatandaan niyo po yan. Kaya itong mga pag-aaral natin, napakahalaga. Minsan, isang Fridays, makakasama natin ang ating pastor para magtalakay din sa atin ng mga important doctrines na mahalaga nating maisip. Isipin niyo, makinig kayo, Sister Moray, Sister Leggy, meron tayong mga kasama, alam nyo naman din yun, na nag-aral sa Bible School after graduation ay nalihis pa ng pananampalataya. Nakakalungkot yun. Matanda na yun. How much more yung mga kabataan? Mas madali ito, I believe, na maluloko ng Diablo kung wala silang ganitong programa na napapakinggan. Tama, Sister Moray? Ano ba kahalaga ang pagsunod? Sa iyong buhay, Sister Moray, gaano naging mahalaga yung pagsunod mo sa Panginoon? So, ganun kahalaga yung pagsunod sa Panginoon kasi
Nakita ko naman na yung example si Daddy, si Pastor, kung paano niya sinunod yung Panginoon, di ba? Hindi naman siya malalagay sa sitwasyong ito kung hindi siya sumunod. Siyempre, hindi naman siya pinanganak na pastor. So, meron siyang training before maging pastor. So, kaya meron siyang maayos na buhay ngayon. Meron siyang buhay na malapit sa Panginoon dahil sa kanyang pagsunod. So, yun na lang, titingnan na lang natin yun. Kung ganon kahalaga, kasi para sa atin, minsan, di ba, sa atin, sabi nga ni Sir Josh, eh, how much more sa ating young people, mas madali tayong mahatak ng mundo, di ba? Amen. Kasi madami tayong nakikita, or bata eh, ganon, masyadong mapusok. Pero pagka sumunod tayo, eh, para sa atin din naman yun, yung kahalagahan ng pagsunod is, sabi nga, meron ngang sinasabi na, mas maganda nang makinig sa warning kaysa gamutin pagka nag-fail ka na, di ba? So kung makikinig lang tayo, hindi na tayo mag-fail. Kami nga na lumaki na sa church buong buhay namin. Lumaki na kami sa church halos. Doon na kami talaga tumanda. Eh, man, nagkakamali pa rin, di ba? Nag-fail pa rin. How much more pagka hindi tayo sumusunod? Pag wala tayong pinapakinggan. Man. So, paano naman kung sumunod tayo, di ba? Hindi naman sinasabing pagka sumunod ka, eh, hindi ka naatakihin ng Diablo. Siyempre, atakihin pa rin tayo. Mag-fail tayo. Pero sabi nga sa Bible, eh, a just man falleth 7 times. So, mag-fail tayo, pero ang mahalaga nito, babalikan at babalikan natin yung salita ng Diyos. Pero lagi nga sinasabi ni Pastor, kung makikinig ka lang, eh, hindi ka na mapapahamak. Amen. So, amen. Lahat siya sa atin. So, kahit ako, kung makikinig lang ako, eh, hindi na ako mapapahamak pa. So, yun yung kailangan mabuild sa atin, yung pakikinig. Amen. Salamat, Sister Murai. Sister Leji, gaano kahalaga sa iyo yung pagsunod? So, tayo bilang kabataan, di ba, no? So, nandun nga nung madaming impluensya. Kung wala nga tayo dito sa church, ay maaring nasa kamunduhan din tayo ngayon, di ba? So, yung pagsunod natin sa Panginoon, sabi nga ng Bible, is nandun yung blessing. So, bagamat mahirap sa atin, pero ito yung paulit-ulit na tinuturo sa atin, sa ating mahal na pastor, na maganda rin na yun yung maibuild natin sa ating sarili, yung pagsunod natin sa Panginoon. At kung masunod natin yung Panginoon sa buhay natin, masusunod din natin yung mga tao na nakita natin, yung may authority natin, lalo na yung mga magulang natin. So madali na lang yung pagsunod natin sa kanila kung susunod tayo sa Panginoon. So yun, mahalaga talaga sa atin na susunod tayo sa kung ano yung dapat, at kasi yun yung magdadala sa atin kung saan tayo, dun yung safety, sabi ng Bible, nandun. Amen. Yung safety sa pagsunod natin sa mamagulang natin. Kasi yung counsel nila is yun yung counsel na galing din sa Bible na nakuha nila. So hindi naman sila magka-counsel na ikakapahamak natin. So yung counsel nila is yun yung magpapanatili sa atin kung saan nandun yung safety. Amen. So yun, mahalaga sa atin yung pagsunod po. Thank you, Sister Leji. Ako po personally, mga kapatid, young people, nagpapasalamat ako sa Panginoon for the experience na meron sa akin na guide kung paano sumunod sa Panginoon. Yun nga sinasabi ni Sister Muraya sa ating pastor, sa aking pong tatay, si Pastor Rick, at aking magulang, si Ma'am Tang, ay nilid kami patungo sa pagsunod sa Panginoon. Hindi kami naging Kristiyano dahil Baptist sila or dahil Christian din sila. It is a personal decision, pero nilid nila kami. Salamat sa Panginoon. Yun ay pinapasalamatan ko. At habang sumusunod ka, habang bata ka, bilang kabataan, marami tayong failures, pagkakamali, papasalamat ako sa Panginoon. Merong correction, merong instruction. Hindi maghihiwala yung dalawa na yun, eh. Instruction and correction. Kaya nga ating motto dito sa ating programa is what? Admit, correction, and submit to God's instruction. Admit natin yung correction. Mag-submit tayo sa instruction. Hindi yun mawawala habang tayo tumatanda, kasi kailangan natin yun para maging guide sa pagsunod natin sa Panginoon. At yan yung pinapasalamatan ko sa aking magulang. At yun din yung pasasalamatan yung mga bata. Sabihin nyo man na wala yung magulang nyo sa simbahan. Pero eto na yun.
yung mga napapakinggan yung instruction, yan na yung magiging guide sa atin patungo sa pagsunod sa Panginoon. Yung mga correction instruction na naririnig natin, magiging guide sa pagsunod natin sa Panginoon. Tatandaan natin to, juniors and young people. Whom you love is whom you follow. Naunawaan nyo? Ulitin ko, tatandaan po natin ito, young people. Whom you love is whom you follow. Kung sino yung minamahal mo, yun yung susundan mo. Kaya nga, paano tayo susunod sa Panginoon, sa Diyos, kay Kristo, kung hindi natin minamahal si Kristo? Paano natin mamahalin si Kristo kung hindi naman natin siya sinusunod, at hindi naman natin siya nakilala? Diba, kadugtong nga ito, young people, ng ating series of lesson na nakaraang season, all about knowing your God. I hope na sa program na yon, sa lessons na yon, na nakilala natin yung ating Diyos, na develop yung ating pag-ibig sa Panginoon, at ngayon naman, sumusunod tayo sa Panginoon, at hindi tayo pinabayaang sumusunod lang. Sa pagsunod, tatandaan nyo yung dalawang bagay na nagiging guide sa atin. Instruction and correction. Instruction and correction, hindi maghiwalay yon. Lagi dapat kasama ng mga kabataan. Ang isang kabataan na walang pakialam sa instruction, magulo ang buhay niyan. Pero ang isang kabataan nagmamahal ng instruction, sabi ng Bible, whoso loveth instruction, loveth knowledge. Nagmamahal sa kaalaman. At pag meron kang kaalaman, mamumuhay ka ng maayos. Pag wala kang kaalaman, ano ka mamumuhay? Wala kang alam. Diba? Hindi ka marunong maghugas ng plato. Mga batang tamad, hindi marunong maghugas ng plato, maglaba ng damit. Hindi marunong magtiklop ng higaan pagkagising. Hindi marunong sumunod. At nagpapasalamat ako, merong guide sa buhay ko. Yung tatay namin, dinidisiplina kami. Magbibigay ng instruction, si Pastor Rick, sundalo siya, alis siya sa kampo, nasa bahay kami. Of course, papasok kami sa school, pero mauna siya alis. Hindi siya alis ng bahay. Parents, kung nakikinig kayo, mahalaga din po ito. Hindi siya alis ng bahay na walang iniiwang instruction. Parents, huwag kayong alis ng bahay. Tahanan nyo, wala kayong iniiwan, lalo na sa tatay. Instruction sa mga anak nyo, lalo na sa pamilya nyo. Huwag po, kasi mangangapa yan. Pag wala yung alam, walang minamahal na instruction, wala siyang alam, anong gagawin yan? And it mangangapa yan sa dilim. Di ba po? Kaya parents, mahalaga ito. At sa atin, salamat sa Panginoon, kay Pastor Rick, na hindi siya alis, na walang instruction. At babalik siya. Pag meron kami hindi nasunod na instruction, kasunod yun yung correction. Para masanay. Para masanay. At yun yung ginagawa sa atin, sa mga kabataan. Huwag kayong magagalit pag kinokorek kayo. Kasi may binigay na instruction. At hindi natin nasunod. Huwag tayong magalit. Kaya pinapasalamatan. Isa yan sa pinapasalamatan ko. Kung bakit ako nagpapatuloy sumunod sa Panginoong Jesucristo, meron na guide sa akin. Di ba, Sister Moray, may kwento mo naman sa amin. Nung tayo mga bata kami ni Sister Moray, mahilig din kami mag-away eh. Kinokotongan ko yan ng bata ako eh. Oo, nung bata pa kami. Kinokotongan ko yan at minsan nasusunto ko kasi immature pa ako noon eh. Nag-away kami kasi nagkakaingitan kami sa, ano kami, magkasunod eh. Bunso ako, biglang dumating, may bunso na naman sa akin. Eh, lahat na naman ng, parang si Josiah ba, nung may dumating na mga apo si Pastor, eh, medyo nagkakaroon ng pagkaingit. Ganon din ako, naranasan ko yun eh. Ano ba to si Muraya? Pamgatas ko na lang, gagatas niya pa. Gawin niya, nag-aaway kami noon. Pero laging may instruction, kaya nga may discipline, may correction. May kwento mo, Muraya. Sister Muraya, ano yung mga experience ng kabataan? Kung paano nagbigay sa instruction, and then, paano ka kinokorek pagka hindi ka na nakinig sa instruction? Yan. So yung the way si Daddy nakwento ko nga kanina sa YouTube update na pagka kinokorek kami ni Pastor, no. Si Pastor hindi siya na hindi niya kami basta pinapalo na lang nang hindi kinakausap. Ganun yung correction niya sa amin. Hindi din kami kinakampihan ng nanay namin pagka nagkamali kami. So kung ano yung sinabi ni Daddy, tapos nakita ni kung ano sinabi ni Pastor, tapos nakita ni Ma'am Tang na hindi namin sinusunod. Eh siya mismo yung nagagalit sa amin. Kasi sinasabi niya nga na pag hindi namin sinunod yung sinabi ng tatay namin, eh hindi namin siya nire-respeto. So ayaw ng nanay ko, ayaw ni Ma'am Tang na di-disrespect si Pastor. So pagka pinapalo kami, ganun. O kaya isusumbong, syempre, si Mami pagka na pupuno na sa amin, sinusumbong kami kay Daddy. Syempre, pagdating ni Daddy galing sa trabaho,
may oras pa rin si Daddy. Hindi ko nga alam bakit hindi siya napapagod mamalo sa akin. So may oras sa rin siya para talaga i-correct kami. So pag uwi siya, isusumbong ni Mami lahat ng kasalanan binibilang namin. Binibilang yun, no? Binibilang. May bilang yun. Tatawagin kami. O kaya sabihin Daddy, ay ni Mami, Dad, kausapin mo yung mga anak mo, di tatawagin kami ni Mami. Kamuraya, anong kasalanan mo? Joshua, anong kasalanan mo? Tapos syempre, hindi kami nakakatakas doon. Papaluin kami ni Daddy. Pero bago niya kami paluin, kinakausap niya muna kami, pinapaintindi niya sa amin, anong kasalanan mo? Bakit kita papaluin? Pinapalo, bakit kita papaluin? Pinapalo kita kasi mahal kita. Ganon si Daddy sa amin. So amen. Nagpapasalamat kami sa correction na ganon. Kasi kung hindi kami napalo, kung hindi kami napagalitan, kung hindi naging stricto sa amin si Daddy, kung hindi niya in-implement yung prinsipyo na sinasabi ng Biblia, hindi namin alam kung nasaan kami ngayon. Gaya sabi ko nga kanina eh, may prinsipyo na may batas na, may principle na inilalaad si Daddy sa bahay namin. Pero nagkakamali pa rin kami. How much more pagka walang correction? Pagka hindi nag-stand si Daddy sa amin. For sure naman, well, ayaw naman kaming saktan ni Daddy, ayaw kaming saktan ni Mami. Pero kung hindi nila, kung pinairal nila yung emotions nila, baka puro emotions din yung umiiral sa amin ngayon. Baka wala kami sa harap nyo. Baka walang Sir Joshua na nagtuturo sa inyo ngayon, leader natin sa young people, di ba? So ganun kahalaga yung correction. So nakakainis man minsan, di ba? Nakakatampo pagka pinapagalitan tayo, paulit-ulit na lang talaga nagsasalita, or pag pinapalo tayo, syempre, sino bang gustong nasasaktan? Pero after nun, marirealize mo na, oo nga, no? Pagka pinalo ka, matatandaan mo, ay, napalo na ako dito, pag ginawa ko pa to ulit, masasaktan ba ako ulit? So ganun kahalaga yung correction sa atin. Kung walang nagko-correct sa atin, edi patuloy na lang tayong gumagawa. Paulit-ulit na lang natin ginagawa yung mali. May nagko-correct na nga, paulit-ulit pa rin natin ginagawa eh. Tama, so ganun kahalaga. Pagka walang correction, hindi tutuwid yung buhay natin. Kahit naman ako eh. Kaya ganun na lang kami ka nagpapasalamat na meron kaming correction. Pag bata ka pa talaga, hindi mo marirealize yung ginagawa nila sa'yo. Pero ngayon na medyo tumanda-tanda na kami, nagkakamali pa rin syempre. Pero nagpapasalamat kami kasi merong Pastor Rick na nag-guide sa amin. Amen. Merong Ma'am Tang na pinapagalitan kami, pinapalo kami. Ganon. Na sinasaway kami pagka may nakitang mali. Yeah. Kung wala yun, hindi kami ganito ngayon. Hindi kami magkakasama na magkakapatid sa ministry ngayon. Hindi namin nasishare sa inyo kung ano yung blessing ng merong correction. So amen. Yung correction ay para sa akin personally, blessing yun sa akin. Kahit na sa moment na pinapagalitan ako, nakakaasar. Pero after nun, marirealize mo yung kahalagahan, yung blessing. Kung ay, bakit mo, ka kinokorek. Nababato ng? Ano sa'yo? kahit nababato ng baso. Oo, ganun si Ma'am Tang. Pagka nasagot ko yon. Eh, syempre, maldita eh. Eh, ayaw ni Mami ng ganun. Ayaw niyang sinasagot ko siya. So, nababato niya ako ng baso, lalo sa kainan, no? Imbis kasi manahimik na lang, eh, sasagot pa. Yun. Pero, nare-realize naman. So, blessing yon na ginagawa. Kasi pagka hindi na ako pinapagalitan ni Mami, pagka hindi na ako pinapagalitan ni Pastor Rick, eh for sure wala na silang pakialam sa akin. Yeah. Kaya nila ako pinapagalitan kasi may paki sila sa akin. Gusto nilang umayos yung buhay ko. Amen. Hanggang ngayon, huwag kayong mag-alala. Pinapagalitan pa kami. Yung pagbabato sa akin, last month lang ata yun, binato ko ng baso. So hanggang ngayon, hindi natatapos yung correction. Kahit sa buong buhay natin may correction. Yung Bible, correction sa atin. Instruction, correction. Ganon kahalaga yon sa atin. Naiyak ka, Ray. Hindi daw. Sa'yo naman, Sister Leji, ano yung karanasan mo pagdating sa correction, instruction na nag-lead sa'yo para sumunod sa Panginoon? I-share ko lang yung dun sa family ko rin. Kahit ano, baliktad naman yun sa amin. Follow muna bago kami kausapin. Oh, kasi nga, si Papa ko, hindi pa naman siya ano, Catholic kasi, laking Catholic kami noon. So pag may kasalanan kami, lalo na kasi palawi din kami magkapatid, yung kasunod ko, lalaki. Palagi kami nag-aaway. Pag nakikita na kami ni Papa, takbo kami dalawa doon sa loob. Tapos pinapalo kami agad. Tapos bago kami kausapin at pagbabatiin. Ganun sa amin. Pero yun nga, mas maganda yung
turo sa atin yung sa Bible na kakausapin muna bago papaluin. Amen. Para mas maintindihan ng bata kung bakit, ano ba yung nagawa na ating kasalanan. So maganda yun na kakausapin muna bago papaluin. So, papaunawa. Oo. So, pagdating naman dito, pagkaya tita, pag napapagalitan ako, tatahimik lang talaga ako. Pero sa dibdib ko pa, nasasaktan ako. Tapos kaya nga, minsan pag napapagalitan ako, tumutulo talaga yung luha ko. Parang nagiging emotional, kasi pagbabae talaga, emotional talaga yan. Yeah. Pero pag ano, hindi na ako nagsasalitan yan. Pero sa lubluhan ko, sa isip ko, parang doon na ako nagsasalita. Doon ka pero na nagbumura. Ay, hindi naman. So, yun. Na one time nga nung nag-away kami ni tita, bagamat, yun nga ako niyang kasalanan. Pero doon ko yung nga sabi ni Pastor na matuto kang mag-sorry. Yung? Yun mag-sorry. Maganda so, rin, naranasan ko yun. Sorry, no? Kaya minsan, parang nahihiya nga ako eh. Minsan nahihiya ako mag-sorry. Kaya pag magamat nga, yun nga, ako man talaga may kasalanan. Yes, sir. Tita. Yes, sir. Oo. Yun nga sabi ni Pastor, huwag mong kalimutan na mag-sorry. Oh, yun. At yun, pinapasalamatan ko sa Panginoon na yung instruction na yun, yung binibigyan, pinipreach ni Pastor sa akin, sa atin, na naranasan ko na masarap sa pakiramdam na kapag nagkasala ka, marunong ka humingi ng tawad sa Amen. Kung saan ka nagkasala. So yun, pinapasalamatan ko sa Panginoon na kahit nandito ako sa church, ay nakakatanggap ako ng correction at higit sa lahat yung instruction na nagmumula sa salita ng Diyos. Amen. So mapalad tayong mga kabataan na tayo ay nandito talaga sa church compare sa mga kabataan na nakita naman natin sa kamunduhan, di ba? Makikita natin yung napakalaking difference na kung wala tayo dito sa church, nandun talaga tayo sa kamunduhan na sistema. So, we are blessed beyond. Yeah, Amen. So, yun. Napapasalamat ako sa Panginoon na meron ako natatanggap na correction at instruction. Amen. Salamat dyan, Sister Mariah, Sister Leggy. Sabi ni Cyril, Igo, pa-shout out po kuya. Ako po ito, si Cyril. Cyril, shout out sa'yo, Cyril. At si Sir Runifel Obra. Amen. Sabi ni Sir Runifel Obra. Amen. Thank you for tuning in po. Kay Kuya Eben, nandiyan si Kuya Eben. Yan, i-mention mo yan. Lalo na si James. Kuya Eben, medyo pasaway si James. Yan, so kung mapapansin nyo po, mga kabataan, si Ma'am Dayan. Good evening po, Ma'am Dayan. And si Ate Maricel Serrano, good evening sa inyo dyan. Kung mapapansin nyo, mga kabat, si Ma'am May, mas wala dyan din. Shout out sa inyo, good evening. Kung mapapansin nyo, ito maalala ko, nabanggit ni Pastor Hill ito. Siya rin, hindi rin naman Baptist or hindi pa Kristiyano yung magulang niya ni Pastor Hill noon. Pero, meron siyang disiplina. O merong disiplina, kagaya si Pastor Ed, si Pastor Hill, may disiplina. Ganun din yung sinasabi ni Pastor Rick, na sila ay nadidisiplina. Hindi man Katoliko man sila noon, hindi man sila Baptist pa noon, hindi man nila alam pa yung Bible noon, pero yung ginagawa nila ay nasa Bible pala. Pero aaminin man natin ito sa hindi, parents, kayong mga parents ngayon na mga sa bagong henerasyon na, iba yung disiplina nung araw sa disiplina ngayon. Malabnaw na. Naunawaan niyo po, parents, kung may parents dyan, young people, nice kung sabihin sa inyo, kung hindi kayo nakokorek, kung hindi kayo napapalo, hindi kayo dinidisiplina, hindi kayo minamahal. Yan ang totoo niyan. At yun ay nakakalungkot, mga kapatid, na sa atin pong bayan, magkakaroon pa ng batas na pwedeng magsampa ng kaso yung mga kabataan. Pweh! Naku po, hindi po yan sa Bible. And that's not a Bible way, mga kapatid. Young people, pasalamatan nyo na merong nagkokorek sa inyo. Because the Bible says, for whom the Lord loveth, He corrected. Yung minamahal ng Diyos, kinokorek. He chasteneth. Even as the Father, the Son in whom He delighted. Kung mahal ka ng magulang mo, mahal ka ng tatay mo, didisiplinahin ka, papaluin ka. At yun yung mga narinig natin, pinapasalamatan ng bawat isa ngayon. At yun din ang gusto naming maunawaan nyo. Young people, juniors, kung nakikinig kayo, now look at this way, makinig kayo, huwag kayong magagalit, huwag kayong magtatampo, huwag kayong mag-iinarte pag pinapagalitan kayo. And kasama natin si Roslyn, alam naman natin, si Ira, si Farah, eto si Margaret, na pag pinapagalitan, tumitirik yung mata.
Ah, familiar sa akin yan. Alam ko yan. Alam din ni Ate Moreno yan kung paano tumirik ang mata nung bata siya. Grabe ang tirik ng mata niyan. Kaya alam ko yung mga pag-uugali na naranasan niyo. At sasabihin ko sa inyo, ngayon pa lang makinig na kayo. Magpasalamat kayo na merong nagtuturo sa inyo. Gustuhin niyo ba na maging bata kayo na walang nag-i-instruct, walang nagko-correct sa inyo? Kaya tinatanong ko, young people, juniors, gugustuhin ba natin maging kabataan tayo na wala tayong instruction, wala tayong correction? Aboy, ikaw ang pinakamalungkot, ikaw pinakakawawang bata. Ang sabi sa Bible, you are a bastard. Bastardo ang hindi dinidisiplina. Kasi ang batang minamahal, yung tunay na anak, yung anak ng Diyos, dinidisiplina. Kaya pasalamat tayo, may nagmamahal sa atin. Unang-una, Diyos, minahal ka ng Diyos. Naligtas ka ng Diyos, kinorek yung buhay mo, nilagay sa ayos. And we are living a righteous living, a Christian living. Ito yung buhay, privileged life, sabi nga po ng ating mga pasto. Privileged life, privilehyo natin ito, young people, na ipamuhay yung pamumuhay ng Kristiyano o yung pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Pasalamatan nyo, privilehyo yan. Hindi dahil mabait ka o mabuting tao ka o magaling ka, kaya ka nilagay at kaya ka tinawag na Kristiyano. Hindi po. Privilehyo yan dahil niligtas ka ng Panginoon, niligtas tayo ng Panginoon sa murang edad, pasalamatan natin yan at magpatuloy tayo. Kagaya ng sinasabi ni Sister Moriah, hindi tayo perfect, nagkakamali pa rin tayo. Pero ang mahalaga, may nagkukorek. At ang mahalaga, pag may nagkukorek, nagpapakorek. Amen! Amen! I hope naunawa natin yung mga pinag-aaralan, pinag-uusapan natin ngayon. Mahalaga, Kuya, lagi po ako nakikinig. Sabi ni Cyril, Kuya, lagi po ako nakikinig. At sabi ni Sir Chris Lu, Pukturan, Mamatan, Amen, right. Yeah, totoo po yun. Good evening po, Kuya, sabi ni Ronifel Ombra. Amen. Salamat. Good evening sa mga kabataan dyan. Salamat, kasama namin kayo. Kung ikaw ay kabataan na nakakatanggap ng disiplina, pasalamat ka. Dahil yan yung naglilid sa atin sa pagsunod natin sa Panginoon. O, yung correction and instruction, higit sa lahat, nagbumula yan sa salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, yan yung mag-guide sa atin sa pagsunod sa Panginoon. Anong sabi ni King David? Thy word have I hid in mine heart that I may not sin against thee. Salita ng Diyos, ingatan sa ating puso upang di tayo magkasala laban sa Diyos. Pag sumusunod ka sa Panginoon, kinakailangan may salita ka ng Diyos na nakakip diyan para hindi ka magkasala laban sa Panginoon. Anong sabi ng Bible? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Merong liwanag, lampara sa ating mga paa at liwanag dun sa ating dadaanan. Ibig sabihin, hindi ka na mangangapa. Pag naglakad ka, may lamp ka sa ilaw, sa dinadaanan mo, madilim man ang paligid. Halimbawa, hindi ka makaapak ng tae dyan. Amen? Pag naglakad ka, ilaw sa daanan, hindi ka mauntog sa poste, mauntog sa puno. Bakit may liwanag eh? At yan ang salita ng Diyos sa buhay ng mga kabataan. Yun yung instruction, yan yung correction. Tatandaan natin. Kasama na dun yung doctrine, kasama na dun yung reproof na sinasabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kaya ngayon, dalawang bagay, hindi mo mapaghiwala yun. Kailangan natin yun sa pagsunod sa Panginoon. So yan po yung introduction natin ngayon sa season 2, all about being a followers of Christ. Ano yung dalawang bagay na mahalaga sa atin? Instruction and correction. Instruction and correction. Pasalamat ka kung may instruction ka. Pasalamat ka kung may correction ka, young people. Ibig sabihin, yun yung mag-guide sa'yo, gaguide sa atin sa pagsunod sa Panginoon. Maraming salamat po. I hope na meron tayong natutunan sa gabi na ito mula sa salita ng Diyos, mula sa instruction ng salita ng Diyos. Kaya kami, ayaw nating lumagpas sa oras. After this program, mag-tune in tayo. Young people, tayo pangunahin mag-tune in sa mga program. Amen? Amen! Mag-tune in tayo sa mga program at 8:30, meron tayong programa sa ating Mother Church, The Preparation. Thursday, Staying Alive sa mga Team Focus ng 8:30 din on Thursday. After ng service natin, mag-tune in kayo dyan. Tumutok tayo dyan. At meron tayong pagpapala, magiging gabay po sa atin yan. At magiging
lesson sa buhay natin yan, kagamit-gamit, kagaya sa buhay namin ngayon bilang mga kabataan na nag-i-enjoy kami. Nag-i-enjoy kami sa paglilingkod sa Panginoon. So Sister Moriah, nag-enjoy sa Panginoon, paglilingkod, pagsunod sa Panginoon. Ngayon, sinasabi niya kanina, ewan ko kung nabanggit niya ngayon, nabanggit niya kanina sa youth update, YouTube update, na masaya siya. Hindi niya man gusto noon na mag-aral siya sa Bible school, pero ngayon nai-enjoy niya. Maging si Sister Reggie, maging ako, nai-enjoy namin ngayon yung pagsunod sa Panginoon because of the instruction and correction from the Word of God. So, madali, masarap sumunod pagkilala natin yung ating sinusunod. Amen? At pag mahal mo yung sinusunod mo, ay napakasarap din sumunod. Kaya nga hindi natin yun malalaman lahat kung wala pong salita ng Diyos. Kaya't mahalaga yung salita ng Diyos sa buhay natin. Higit sa lahat, ito ang pangunahin na pagtuunan natin ng pangsin. Huwag ka ng puro TikTok. Nakikinig kayo? Kababata pa, juniors pa, puro TikTok, puro ML, puro gadgets, huwag kayo dyan. Sumunod kayo sa magulang nyo, magpasalamat kayo sa correction. Kung wala man yung parents nyo dito, magpasalamat kayo, mayroong mga ganitong programa na nakakapakinig tayo ng salitwa po ng Diyos na mag-guide sa atin. Kaya maraming salamat. I hope pinagpala tayo sa gabi na ito at magwawakas na rin po kami at abangan nyo sa susunod na Friday pag-uusapan natin si Abraham. Ano ba yung buhay ni Abraham? Paano siya sumunod sa Panginoon? Paano siya pinagpala ng Panginoon? At nice ko rin kayo encourage, tumuto kayo sa programa natin every Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday, our YouTube update. Nag-update po tayo niyan. Abangan nyo yung mga kabataan, pinag-uusapan. Kagaya nga sabi ko, pinag-uusapan natin yung buhay ng mga kabataan dito sa ating simbahan para makita natin saan tayo nagkukulang. Saan nagkukulang yung mga kabataan at saan pupunan. Saan kailangan ng salita ng Diyos. Yun yung pinag-uusapan natin. Kaya huwag kayong magagalit kung napag-usapan yung kasalanan. Si King David nga yung kasalanan niya, napag-uusapan pa natin. Huwag kayong magagalit dahil kailangan natin yun. Kung halimbawa man si Vincent nagkaroon ng pagkakamali, pinag-usapan natin dito, huwag kayong magagalit kasi makakatulong yun sa atin. Maiwasan na rin natin yung nangyari sa kanya kasi meron na tayong ipipill up na salita ng Diyos. Amen? I hope na maliwanag yan. Pinagpala tayo sa gabi na ito at abangan nyo yung mga susunod nating programa. Bumabati ako sa inyo, mapagpalang gabi sa lahat na nag-tune in ngayon. Maraming salamat sa inyong pag-tune in. Alexander Ace Murillo, thank you for tuning in. Salamat. Amen. Amen. At nagagalak ako na kasama ka namin muli ngayon. Nagagalak. Kagaya nung sinabi ko sa iyo, huli tayo nag-usap, Ace, na I'm still praying for you. Pinapanalangin kita na kailan ka man makabalik dito, or si mama mo, or si papa mo. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible, Ace. Kaya pinapanalangin ka namin. So yun lang. Bumabati kami sa inyo. Mapagpalang gabi. Sister Moriah, huling pagbati sa ating mga kasama. Hello. Thank you ulit sa pakikinig, mga young people. At sabi nga ni Pastor dito, amen, great instructions from the Word of God. Keep on keeping on, young people. So keep tuning in lang sa mga programs natin dito. Para sa atin din naman yon, lalong-lalo na sa ating mga young people. Marami tayong kailangan. So para sa atin to lahat, yung mga programs na pinapatupad ni Pastor, hindi yon para sa kanya, para sa atin yon. So ganun na lang yung care niya sa atin, kaya i-grab natin. Amen. Sabi ni Cyril, ingat po kayo kuya. Salamat Cyril. Sabi ni Ma'am May, ganito. Tama ba yan? Ay, mga nakikita natin yung mga gumagayan, nagpupuso. Yan, si Ma'am May, nagpupuso po. Sabi ni Ace, amen. Thank you Ace. And sabi rin po ni Ronnie Fell, Obra. Hindi ko ma-identify kung lalaki. Siguro lalaki ito, Sir Ronnie Fell, Obra. Thank you. Amen po. Amen. Amen, Ace. Thank you for sending the stars. Salamat, Moray. Sister Leggy. So, yun. Patuloy lang tayong mag-tune in sa mga program natin sa church. Lalong-lalo na tayong mga young people na kailangan talaga ng instruction. Na yun yung mag-guide sa atin everyday na kung yung salita ng Diyos, yun ang mag-guide sa atin para maging smooth yung araw natin na maraming times talaga tayo ay nagkakamali. Pero kapag nandun yung salita ng Diyos na napakinggan natin,
is binabalik tayo kung saan tayo dapat. At yun yung Amen. Mahalaga na itong activity natin dito is pinapahalagahan natin. So tayo lang din yung makakakinabang yan, hindi yung ibang tao, kundi tayong nandito ng mga members dito sa church. Yun yung napasalamat tayo sa ating mahal na pastor na may vision siya para sa ating mga miyembro na unang lalago. Pag Amen. Tayo yung unang lalago, is tayo ay gagamitin at gagamitin talaga ng Panginoon sa napakalawak niyang gawain. So magiging blessing tayo sa ibang tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. So patuloy lang tayo, my young people. Maging masaya tayo sa paglilingkod sa Diyos. So yun, bukas, area bukas, huwag kayong mag-absent. Yeah, so lahat okay, tayo mawawala. Dapat mag-involve. Tayo, yes, yes, mag-involve sa soul winning. Amen. Salamat, maraming salamat. Palakpakan natin yung mga young people na kasama natin ngayong gabi. Salamat at yung mga nagbigay sa atin ng testimonies. I hope meron tayong pagpapala na pulo dyan at pinagpala tayo sa gabi na ito. Pasalamatan natin ang Panginoon sa abilang pagwawakas. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa natapos na programa. FYI, O God, for youth instruction. Salamat po sa mga instruction na aming napapakinggan mula po sa inyong salitaan. Thank you, O God, for the corrections, O God, na aming tinatanggap na nagpapahayagan ng inyong pong pag-ibig, pagmamahal po sa amin. Thank you for this program this evening sa mga testimonies aming napakinggan. Thank you for Sister Leggy, Sister Moraya. At pagpalain niyo po ang kanilang buhay, ang aming buhay sa mga kabataan na nakakapakinig po sa amin. Ay maging daluyan po ito ng pagpapala. At nawa ang mga kabataan na nakakapakinig, nakakarinig po ng instruction mula sa inyo, Panginoon, ay may apply po nila sa kanilang buhay, sila rin po ilalago sa pagkakilala, pag-ibig at pagsunod po sa Panginoong Hesukristo. Salamat po sa gabi na ito at ingatan niyo po kami sa aming mga natitirang oras pa, mga programa at gagawin pa po namin, Panginoon, pangunahan niyo. Sa araw ng bukas, sama-sama po kami muli, gamitin niyo sa pag-aakay ng kaluluwa, paghahayag ng Ebanghelyo. Patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat ng aming sala at pagkukulang po sa inyo. Holy Spirit, O God, please continue to empower us and to guide us. Salamat po, Panginoong Hesukristo, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banal na dugo na danak sa cross ng Kalbaryo at naglinis po ng aming mga kasalanan. Muli, binabalik po namin, Ama, lahat po ng kapurihan, kalawalatian at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. This is our program for youth instruction. Salamat at yung instruction na yan, pasalamatan natin at patuloy natin panghawakan sa ating buhay. Young people, salamat. God bless you all. Have a good night rest. We love you all. To God be the glory. Ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magpabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparam, salita mo ay hindi magpabago. Ang pas na
pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparam, salita mo ay hindi magbabago. Angkos ng tubig sa batis, ampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapapagod.